Sa bakuna o kulong na banta ni Pangulong Duterte, gagawin na bang mandatory ang pagbabakuna sa bansa? Bakit ginawa ng Pangulo ang pahayag? Similar question with Laila Salaberria of Inquirer, Marisa Lalini of TV5, Lanes Capanti of GMA News. Well, lilinawin ko po, no? Nung minsan nagkaroon na po ng kaso sa Korte Suprema at ang kinwestiyon po ay isang probisyon ng Administrative Code na nagsasabi na lahat ng mga bata ay dapat bigyan ng bakuna laban po sa smallpox. Ang sabi po ng ating Korte Suprema, ito po ay sa kaso ng People of the Philippines versus Jose Abad Santos, and I quote, "The right of the state to compel compulsory vaccination is well established." Now, dito po sa desisyon ng ating Philippine Supreme Court, eh, kinote po nila yung Jacobson versus Massachusetts, isang kaso po sa Amerika. At ang sabi po ng Korte ron, in every well-ordered society, the rights of the individual in respect of his liberty may at times under pressure of great dangers be subjected to such restraint to be enforced by reasonable regulations as the safety of the general public may demand. So, malinaw po yan. Sa jurisprudence po ng Pilipinas at ng Amerika, po pwede pong makumpel, po pwede pong ipatupad ang compulsory vaccination. Pero, kinakailangan po may legal na basihan. So, kinakailangan po natin either ng ordinansa or ng batas na magpapataw din ng parusa, no, dun sa mga ayaw magpabakuna. So, ang sinabi po ni Presidente kahapon, well, kung kinakailangan gawing mandatory yan, meron naman talagang legal na basihan yan, pero kinakailangan ordinansa or ng batas. Ang second question po niya, paano ito gagawin? Hindi pa naman sapat ang supply ng bakuna sa Pilipinas. Eh, siguro po, eh, darating kasi tayo doon sa punto na sapat na ang supply. Sa ngayon po, siyempre, iniinganyo pa natin sila para magbakuna dahil bagamat kakaunti po ang ating bakuna, ay merong ayaw nang magpabakuna pa. Pero darating po tayo doon sa sapat-sapat na magiging supply natin. Ang third question po niya, paano makakaapekto ang recent statement ng Pangulo sa vaccination program ng pamahalaan? Wala po, no? Ang tingin ko naman po ay sa ngayon po, alam na ng ating mga kababayan na ang bakuna ay ang pinaka mabisang proteksyon laban sa sakit na talaga namang nakakahawa at nakakamatay. Seryoso po ba yung Pangulo dito na aarestuhin at huhulihin yung mga hindi magpapabakuna? Or is he just saying this out of exasperation? Unang-una, it's to emphasize the point na bagamat voluntaryo ngayon ang pagbabakuna, dahil nga po merong state of public emergency dahil sa pandemya, po pwedeng gawin po yan ng Estado. So it's to emphasize what the state can do. But of course, alam din ni Presidente at sinabi naman niya na kinakailangan pag-aralan itong opsyon neto na kinakailangan pa ng batas na maipasa ng Kongreso. Sir, what triggered the President to say this? Because ito na parang ang sabi nga po ng iba, parang bumabalik tayo dun sa style ng drug war natin na ang solution sa health problem ay police power. When in fact it's a medical issue, bakit po parang law and order problem yung tingin daw natin dito sa problems sa vaccine. Iba po tayo ng conclusion, no? Kaya hindi kita masasagot. Kasi kapag merong drug lord, ang doktor walang magagawa sa drug lord. So, sa biktima po yun. Pero pagdating doon sa drug lord, kinakailangan ipatikim ang full force of the law. So, parang mali po ata yung ating conclusion. Wala pong gamot sa drug lord na kumikita ng bilyones sa pagbebenta ng pinagbabawal ng gamot. Hindi po yan medical problem. Pero sir, itong threat ng Pangulo, subject to change pa po ito kung halimbawa makita niya na marami nagpapabakuna, kung mas maraming na-encourage magpabakuna. Siyempre po, at we are encouraged naman po by the public response. In fact, naiinip ang ating kababayan dahil kulang nga po ang bakuna. No? So we're encouraged na hindi na kinakailangan gamitin yung iron fist of the law to compel vaccination.